Okay lang. Go lang, Jay. Go lang. Go. Okay. Good luck, so, Jay. Good luck. Hi, guys. Kung hindi niyo pa ako kilala, ako si Jay. Medyo mga 4 months na yata ako dito sa 6 feet. So, mahilig ako mag-IG. Kung titignan natin yung guild card ko, meron ako. Hindi ko pwede tignan. Pero I think may 1.6 usage ako na IG. So, ito yung pinatapos ko na story. Ito yung... At most of the time, ito gamit ko. So, introduction. Ano ba ang IG? Nagpa-follow siya between dun sa heavy weapons at dun sa light weapons. So, light weapons natin yung mga DB, mga SNS. Tapos, yung heavy weapons natin yung hammer, yung GS. So, ano ba? Define siya as a technical weapon. Hindi ko alam kung ano exactly ano yung sabihin. I think meron siya extra mechanics na medyo daunting. Pero by the end of this class, ang goal natin is magkaroon kayo ng better understanding ng weapon. So, unang question, bakit ka mag-IG? So, i-define muna natin yung weaknesses. So, hindi siya kasing lakas tumira ng GS. Ang GS natin umabot ng mga 1.5-2,000 kapag na-TCS ka. Hindi rin siya kasing bilis humampas ng DB na kahit 670 lang yung tira. Parang million-million yung combo breaker niya. So, bakit ako mag-IG? So, ang pinaka isa sa mga defining characteristics ng IG is yung kanya mobility. So, low commitment attack, ang attacks mo. Pwede ka mag-roll every time ka gumalaw. At siya yung only weapon na pwede mag-vault, which is ganun. Ang strength sa IG is DPS uptime. Ako, personally, tingin ko yun yung isa mga reasons why gusto ko siya. Kasi, abot mo yung monster sa kahit anong state na, kahit anong ginagawa niya. So, meron kayo yung normal ground combos mo. So, pwede mo siya hampasin. So, nalipad siya. Pwede kang mag-descending thrust. Breath attacks, pwede mo rin talunan. Marami kang tools para mag-close ng gap, mag-in-out. Very versatile siya para sa akin. Kaya gusto ko siya. So, weapon basics. So, like any regular melee weapon, and may mga melee combos ka, may mga optimal combos na recommended na gamitin sa kapag nag-IG. IG ang isa rin sa mga pinakamalakas kumain ng sharpness, so medyo mandatory yung either Master's Touch or Protective Polish. Ano pa ba? So anyway, move tayo dun sa next part na siguro. So combos. Ay, hindi. Bago combos, two parts ang IG. So meron kayo actual glaive na ito pinanghahampas natin, yung sibat. At meron kayong kinsek mo. So yung kinsek mo, siya yung takakuha nung buffs, which is yung main mechanic ng IG. So ano ginagawa ng buffs natin? So yung red attack, kung napansin nyo kanina, mas mabilis na yung attacks natin. At mas marami siyang hits. On its own, naglalash siya for 90 seconds. At pinapartner mo siya usually with white. Ito yata yan, or ito yata, yeah. Yung white, pinapataas niya yung movement speed niyo. So, if napansin niya, mas mabilis na ako tumakbo. Yung orange, nagbibigay ng defense, at bibigyan kanya ng power armor. So, ano ang power armor? Ang power armor ay nagbibigay ng flinch free 3 at wind resist 5 kapag umaatake ka. So, very helpful yan sa mga monsters like Lunastra. At maganda siya sa multiplayer kasi hindi mo kailangan mag-spec ng flinch free. Yung white buff naglalast for 120 seconds, yung orange buff naglalast for 150. So may certain effects kapag pinagsama mo yung red at white, yung white at orange, at yung tatlo.
So kung pinagsama mo yung red at white, meron kang 10% draw buff. So mandatory na you start with red and white. So mas malakas na ang banat natin. Ang orange at red at ang orange at white, bibigyan ka ng 10% defense at yung sinabi kong effect na super armor habang umatak. Kapag pinagsama mo yung tatlo, kapag pinagsama mo yung tatlo, maa-up yung Romo to 15 kasi yung 10% na red at white lang. Well, yun lang. Basically, yung ano, yung effect nun. So, ako, personally, kapag nagsisolo ako, kumukuha ako ng red at white na maglalas ng 120 seconds. Tapos, kapag magdadagdag na lang ako ng orange kapag patapos na. The moment na pinagsama mo yung tatlong buff, magre-reset yung timer ng 120. At hindi ka pwede mag-rebuff hanggat hindi sila naubos. So, yun yung basics ng kinsek. So, yung kinsek mo, yung kinsek natin, hindi negligible ang damage yan. So, tinigam mo, nagli-leave siya ng 36. At nagli-leave siya ng powder. Na itong powder, nagli-leave siya ng status damage at may counting damage yan. I think 15. Ayan, 15 damage. So, pwede, may 3 ways para i-command mo yung kinsek mo mag-attack nung kayong target. So, yung first way is yung mark. So, yung mark, itatamaan mo ng end ng glaive mo, tapos magde-deal siya ng blunt damage. Ito yung pinaka, para sa akin, ito yung pinaka hindi ginagamit na way para po-mark with kinsek. Kasi very slow yung animation. At wala siya masyadong ginagawa. Yung next way is ito. Surprisingly, mas ginagamit ko tong pag-shoot ng ano tawag din? Ng pheromone. Pheromone yata yung tawag. Yung pag-shoot ng pheromone kesa dun sa actual blunt hit. Pero ang tingin kong best way para mag-work with your kinsek is yung descending thrust. Which is ito. Kung napansin nyo, nagsi-76 na yung damage yung kinsek ko. Bakit kaya? Kasi, pwede mo siya pakainin ng slinger. So, nagko-consume siya ng isang pod. Tapos, mabuff yung kinsek mo. Pero I think mas maganda kung ito yung gagamitin natin ng glaive. Para mas ma-explain ko. May duration ba yung buff ng ano, kinsect mo? Meron. Depende siya dun sa pinakain mo na bato. Ang best na ipakain is Thorn Pod, Piercing Pod, and may isa pa eh, Bomb Pod. Kasi 300 seconds yung duration. Sige, so italakayan natin yun. So, bakit ako nagpalit ng glaive? Kasi gusto ko ipakita yung dalawang klase ng kinsect charge. So, kuha tayo ng Pierce Pod. Ito yung power charge. Ay, gago. Ito yung power charge. So, ang power charge, binabuff niya substantially yung damage ng kinsek mo. So, kung i-compare mo siya dun sa walang power charge, 35 lang. Pero kapag nilagyan natin, Nagdadagdag siya ng 1.5 raw multiplier at 3.5 na elemental multiplier. At nagdadagdag siya ng 1.5 na attack speed multiplier kapag naka-mark siya sa target. Mas mabilis na siya mag-produce ng dash. At may very minor effect, 1.15% multiplier dun sa dash na status damage. So, most of the time, kung hindi ka naka-strength and spirit boost, which pag-usapan natin mamaya, ito ang preferred na power charge, ay na charge ng kinsek. So, explain ko lang kung ano tong spirit charge. Mas mahina yung damage ng kinsek mo, pero mas mataas yung
stamina niya. So mas matagal siya pwede mag-last dun sa target mo. At kapag naka-stamina charge ka, mas malaki rin yung hini-heal niya kapag ni-recall mo siya. Kapag wala kang strength and spirit, i-recommend ko pa rin yung power charge kasi ito, substantial DPS increase to. Hindi dapat negligible yung, hindi mo dapat tine-neglect yung kinsek mo kasi surprisingly, mataas yung percentage ng damage mo from him. So ano yung sinasabi kong strength and spirit boost kanina? So balik tayo sa light break. Think at the end. Kapag nagpakain ka ng kinsek, kapag pinakain mo yung kinsek mo ng pod, habang meron kang strength and spirit boost, kung titignan nyo dun sa right side, kahit anong slinger na gamitin mo, pareho meron. Very comfy tong skill na to, and I highly recommend na lagi ka maglagay ng ganito sa glaives mo. Well, kung Shafi ang gamit mo. To the point na mas maganda yung light break dahil may innate siya na strength and spirit charge. Kahit pwede mo lagyan yung Shafi ng ganito. Basically, yun yung basics ng kinsek. So, move tayo sa combos. So, nakakuha tayo ng buff. So, ang bread and butter combo ng insect glaive kung neutral ka is forward triangle, circle, ta circle. Ito yung bread and butter kasi ito yung pinakamadaling i-loop. So, kapag down yung monster or kahit hindi actually, ito usually yung ginagawa mo. Depende sa situation kapag hindi siya down. Yung other version yan, yung neutral circle. Circle. So, mas mabilis yan ng konti. Makarating sa tornado slash. Which is yung strongest move ng IG. Yung other is yung draw attack. Tornado slash. Kapag may gap ka between the monster, pwede ka mag-draw attack. Isa pa, sorry. Pwede ka mag-leaping slash into tornado slash. Ito ang pinakamabilis na way mag-tornado slash. Pero, mas maganda pa rin yung triangle, circle, circle. Pero kung gusto mo mag-cover ng distance, mas maganda yun. Hindi siya kailangan draw attack. Pwede rin forward circle. Circle. Kung mapapansin ninyo, kapag nagta-triangle, circle, circle ako, papunta sa left yung attacks ko. Dahil sa wide sweep. So, magandang tip is kung na-down yung monster, pumosisyon ka sa right side ng mukha niya. Yung next combo is triangle. Tawala na ako ng red off, sorry. Ito yung infinite combo. Substantially, mas mahina to. Pero, maganda siyang pambridge ng attacks mo. Kasi, ano ba? So, ang basic gameplay na IG is para for optimum damage to get as many tornado slashes as possible. Tornado slash yung end combo ng triangle, circle, circle. So, kailan ko gagamitin tong combo na to na walang tornado slash? Teka, sorry. Sorry.
Kapag down yung monster, hindi enough para makatatlong tornado slash siya. So ang maganda, habang patayo siya, tornado slash yung ginagawa mo. So ang pwede mong gawin is triangle, circle, circle. Tapos sa pangalawang combo mo, triangle, circle, triangle, pang-bridge siya. Good to note rin na kapag nagta-triangle, circle, circle ka, na-move forward ka. So dun medyo useful tong infinite combo. Kasi nasi-stay in place ka. So, talakayin natin yung vaulting. So, yung isa sa mga signature moves sa IG is pwede siyang lumipad. Pwede kang lumipad. Dodge. So, very useful to. Marami kang nai-evade na attacks. Lahat ng breath attacks medyo negligible sa IG. Kasi pwede mo lang talunan. So meron tatlong attack dun sa wild mid-air. Yung vault dance. Or helicopter as tinatawag ng iba. So kailan ginagamit tong attack na to? Okay, move na tayo dun sa mount. Okay, de joke lang. So yung vault dance as much as possible wag niyong gagamitin. Kasi as sinabi ko kanina, IG is sa mga pinaka malakas kumain ng sharpness. So ang ginagawa na to, kakainin niya yung sharpness nyo, tapos sobrang liit lang ng damage. So, in all seriously, kung kailan mo siya gagamitin is, kapag bitin yung dodge mo papunta sa target, pwede ka mag-vault dance. Tapos follow up mo lang, tornado slash. Which tatalakayan natin after ng second attack. Yung second attack is vault. Strong jumping slash. Kung ang target mo is to mount the monster, ito yung pinakamaganda pwede mong gawin. Again, hindi siya magandang DPS, pero ito yung pinakamataas na mounting damage ng IG. Third, at yung pinaka-importante yung descending thrust. So may binigay na bagong move sa atin dito sa Iceborne. Na thankfully very useful siya in descending dash. Comparable yung damage nito sa tornado slash. So ang gameplay mo is to get as many tornado slash and descending thrust as much as possible, and pwede mo siya i-combo into tornado slash. Very useful to. Kung gusto mo, kung medyo substantial yung gap niya sa monster, it's a maganda siyang way mag-punish. Kasi usually, kapag breath attack, kayang-kaya mong i-snipe yung ulo. Maganda rin siyang pang evade. Kunyari, bolt away from in-out chest. Ganyan. So, isa sa mga magandang practicein is kung paano i-aim to. Kasi, sa start, medyo mahirap siyang touchin. Pero, in time, kaya mo nang patamain lahat. May questions ba? Sorry. Actually, sa totoo lang, medyo kinakabahan ako. Kaya medyo boring yung... Go lang, Jay. Go lang. Natin. May questions ba kayo? Ako meron akong question. Sige. Yung, di ba, dito sa may essence niya, 1, 2, 3. Tapos merong lumalabas na kulay red at saka yellow sa tabi niya. Ano yun? Ah, okay. Yun yung diniscuss ko kanina. Yung kinsect charge. Ayun, pag kumuha ka ng slinger. Ah, papakainin mo siya. Ah, okay. Sige. Ako, Jay, ako, suggest ko lang kung kaya mo explain yung different kinds of kinsect para sa kanila.
mamaya yun. I-discuss. Okay. Ano pa? May clarification lang dun sa combo. Hindi ko kasi masyadong nag-gets yung combo pag natumba yung monster. Ah, okay. So kapag natumba yung monster, forward triangle, circle, circle. Hanggang triangle slash. Laging magfi-fit in ka as many tornado slash as possible. So yun yung pinamadaling way i-loop, yung forward triangle, circle, circle. Pwede rin circle, circle. At isa rin, kunyari na off. Ano pa? May questions pa kayo? Wala. Well, yun yung basics. I think mas magandang mag-sample ako ng hand. May mga di-discuss pa mamaya. Pero, mga icebreaker lang, sorry. Medyo yun, ano, okay. I-try ko i-apply yung mga tinuro ko. You got this, Jay. Yes. Kaya mo yan. Unang quest, Alatre yun. Ino ba talaga? Icebreaker ba talaga yun? Grabe naman. Backbreaker yung backbreaker. Hello, hello. Yeah, hello. Si Mogart niya sabik na maglaro ng IG ulit. True. Dahil sa pinapanood niyo ngayon. May IG na ulit to. Question daw. Okay. Maya ako magtatanong pag mag-discuss na lahat. Kung mag-aaral ka na nga, kung sabi natin, sinong monster ang best na pag-practicean ng IG? Sabi natin best, kumbaga kay Hammer, Kirin, gano'n. Kung sa IG, sino? Belcana siguro. Belcana. Yung Belcana, okay. Non-Elder Dragon. Ano ba non-Elder Dragon? Nargrass. Yung weapon na... yung monster na mas masarap pag-practice ah. Jagras. Sinipin ko. Jagras. Gagawin niya yung mga ano ni. Medyo ano, yung ano naman. Nargakaga. Medyo doable. Greatest Jagras. Jagras. Tempered Jagras. Tempered Jagras. Ano mo sabi eh. Okay, so ako, ito rin ah. Maganda ang IG kasi very... konti lang ang bad matchup niya. Or if anything, wala siya bad matchup. Kaya kahit ano eh. Hindi ko masabi ano maganda practice yan eh. Pero ang strength sa IG, wala siyang bad matchup. Rajang na lang. Cool. Rajang. Furious Rajang. Pakita ko muna yung try ko mag-build ka na. Furious Jagras. Raging Jagras. Gawin nilang April Fools yun. Raging Jagras. Talk to yun. Raging Jagras. Kumakain ng... patawag dun sa nanunuwag sa volcanic. Gasto dun. Yes, gasto dun. Kumakain ng gasto dun. Ang dami rin insekto. Iba-iba. Daming insekto. Lagi ba naka-deploy ang kinsec mo regardless kung nagbimili kung ina-atake mo siya sa ground? Lagi naka-deploy ang kinsec. Kailangan mo siya i-command manually. Usually descending thrust ang pinamamark eh. Kasi 3 parts yung descending thrust. Yung first hit, yung second hit, yung kinsec mark, at yung tornado slash. So, medyo all-in-one yung descending thrust. Kaya malakas siya. Groomer. Stop.
Buff up tayo. Buff natin yung kinsek natin. Hintayin natin siya umakit. Kaya patayin niya muna yung mga mahihina sa baba. So ang ginagawa ko dito sa Vilcan na hanggang habang dyan, pababa pa lang siya. Kinukuhaan ko na ng buff. Platsulo. Ah, napansin niyo yung opener ko, hindi ko na ipinolbang. Kasi light weapon ng IG, so... Anong tawa dito? So, light tender lang siya. Meaning, kailangan ko magdalawang tender kung gusto ko siyang matenderize. Ginagawa ko, tatlong sampal na lang. Para prime na yung ulo. Sorry, hindi ako nakapagsalita. Teka. Nakita niyo yung combo na yun. Very different siya dun sa tinuro ko, diba? So, dun sa times na nasa left ka ng ulo, yun yung gagamitin mo. Tatlong triangle into circle. Gawin natin. Ay, wala na akong bump.
pumunta. Worried eh. Ganun ang tapag na yun. Boom. Lakas. Grabe po. Grabe. Grabe. Kasi marami akong malilin sa run na yun. Kinakabahan talaga ako. Saan dyan? Okay. May questions ba kayo dun sa dun sa run? Maganda sa run na sa amin, mga IG mates dyan. How to be mag iframe joke. Maganda sana na sasabi ko yung mindset ko habang naglalaro. Pero medyo mahirap mag ganun. Okay lang yan, Jay. So, well, anyway, ang masasabi ko din sa run na yun, nakita niyo naman yung descending thrust. Marami siyang application dito sa Belkana. Every time nagbe-bread siya, yung concentric ring niya, very useful. Tapos, na-bring up ko na rin yung, if ever nasa left, yung nasa left side ka, tatama, kagabitin mo yung triangle. Kasi nagli-lean sa right yung combo. I think yun yung mga applications din. Matry nga sa mouse. Change equipment. Lamig kamay ko ah. Okay, so punta tayo sa advanced techniques na muna. Balik tayo sa training. Daming tao. Kung may questions ka, I think mas madali kong matuturo eh kung tatanungin niya na lang. Baka may mga naiintindihan na ano. Bago ako mag-start dito sa advance. Dun sa naka naka-downs na monster, di ba maganda yung infinite combo na sinasabi mo? Hindi. Mas maganda pa rin yung... Yung infinite combo, maganda lang siya kapag gusto mong ipambridge nung... Kasi diba ito yung regular combo? Descent yung tornado. Tapos ito yung infinite combo, diba? So ang usual yung ginagawa mo, kapag alam mong hindi ka na makaka-tornado slash habang down yung monster, pwede mong i-extend yung combo mo by using the infinite combo. So kunyari, makakadalawang tornado slash ka lang sa, ano, sa down. Tapos may konting downtime pa siya. So ang gagawin mo, triangle, circle, tornado slash. Tapos i-extend mo gamit to. Para lang extra DPS lang. Kasi ang maganda yung tornado slash kapag patayo na siya. Yun yung ano. So yung infinite combo, pang ano siya, pang extend lang ng bread and butter combo natin. Which is yung forward triangle, circle, circle. Yes, true. Ay, may questions pa ba? Yung kinsec buff sa iba-ibang parts ng monster yun. Ah, okay. Iba-ibang parts ng monster. Pero usually, sa ulo yung red. Sa legs or wings yung white. Tapos sa back legs or body yung orange. Meron bang mga time na wala yung isa sa mga buff ng kinsec? Aral. I think kapag solo, may merit. Sorry. Yung yellow na ano? Yung isang color ng buff.
yung hindi mo maharap kahit sa part ng monster yung isang buff. Ah, ang isa sa mga examples yan malamang yung Basil. Yung Basil mahirap kunin yung orange buff niya kasi nasa taas ng ulo niya. Nasa batok. Nasa likod niya, oo. May way yun. So gagawin mo, i-aim mo sa taas yung kinsek mo tapos i-aim mo pababa. Yep. Pero... amazing yun ah. You can go, ano, you can go with the fight ng red and white ka lang. Ang importante talaga, red and white. Ah, hindi ko rin na-discuss kanina. Pero di ba sabi ko, separate ang timers ng buffs mo habang mag-iisa sila. Kapag nag-tatlong buff ka na, mag-co-condense sila sa isang timer. Mag-re-reset, tapos mag-co-condense sila sa isang timer. Tapos hindi ka pwede mag-rebuff hanggang mawala yung triple buff mo. Yung thing kasi, pwede ka kumuha ng red, pwede ka kumuha ng white. Kapag dalawa lang sila magkasama, separate yung timers nila. So anytime, pwede mo sila i-rebuff. So may merit na walang orange. Gets niya ba? Tapos yung timer delay, itong yellow bar sa ilalim, yan yun? Hindi. Stamina ng kinsek yun. So yung stamina niya is kung gano'ng katagal siyang pwedeng nasa naka-target. So nagko-consume siya ng, I think, 4 stamina per second. I think yung stamina niya 100. Kapag nadadagdagan ba yun? Oh. Like, dash juice ganun? Ah, hindi. Hindi. Oh. Hindi. Power charge. Ah. Yung power charge yung orange. Ay, isa pa rin pala. Yung power charge, malakas yan kasi in-extend niya yung triple buff mo by 1 minute. So, dun maganda yung orange. Kasi may extra 5% roka ng 1 extra minute. Kaya very strong talaga yung strength and spirit boost. So yung strength and spirit boost, pwede mo siya makuha sa light break, sa Stygian Oblivia, at sa mga Shafi weapons, pwede mo i-awaken. Okay. May questions pa bago mag-start dun sa next part? Wala na. Okay. So yung next part natin, yung medyo advanced na. Kung napansin nyo dun sa Velcana, kada tornado slash ko, ilabato ko yung kinsek ko. So, ang tawag dun, kinsek cancel. Kasi kunyari, combo ako. Tapos nag-roll lang ako para mag-reposition. Ganyan yung itsura nun, di ba? Pansinin nyo kapag kinsek cancel yung ginamit ko, makaka-reposition ako na maayos. So, as much as possible, ginagamit nyo ito para safe kayo. Nag-a-add siya dun sa low commitment combo ng IG. Yung low commitment value niya. Kasi mas maganda mag-reposition using the kinsek cancel than canceling with the roll. Unless may iiwasan ka na attack na sakto. Pwede mo gawin yan sa end ng lahat ng combo. Or kahit mid-combo. What? Sige, yung gagawa ko. Mabilis ka mag-reposition kapag ganun. May questions dito sa kinsek cancel. Nakakakuha rin ng buff yun pag binato mo. Yes. Okay. So, yung next natin, kailangan ko palitan yung object natin. So, may extra mechanic tong descending class natin. Ang tawag dito yung, well, wala siya actually tawag. Pero, dinab ko siya ng kinsek pierce. So, kapag hawak mo yung insekto mo, tapos nag-descending thrust ka. Pag nakita niya yan, nagpipierce siya sa target niya.
Hindi siya gumagana kapag nakamark yung kinsek. So kailangan ko i-recall. Descending thrust ako. Ganun. Tignan natin kapag merong buff. So napansin niya 44 siya kada hit. Ay wait lang, hindi ko na-recall. Very substantial yung damage nito. Kaya kung kung medyo descending thrust heavy yung matchup, may matchups actually na descending thrust heavy, recommended na nire-recall mo yung kinsek mo bago ka mag-descending thrust kasi nagsistack up ng damage na. Pag-usapan natin yung iba-ibang kinsek na ginagamit ko. So ang best buddy ng lahat na nagsisimula sa IG, yung folio cut. Kung mapapansin nyo pala rin, meron akong limang of each kind. So meron akong isang dragon, isang ice, fire, water, at thunder. Kasi since 3.5 yung multiplier kapag naka-power charge yung kinsek mo, hindi negligible yung damage ng kinsek. Easily nag-hit siya ng mga 90 to 100 kapag tama yung matchup. So itong folio cut yung ito yung pinaka basic at pinaka maganda for beginners. Talakayin ko na rin na may dalawang klaseng kinsek, yung sever at yung blood. So para siyang weapon, yung sever na kinsek nakakaputol ng buntot at yung blood kinsek nakaka-KO. At meron silang kanya-kanyang dash effect at stats. So yung dash effect, may apat na klase rin. Kasi napansin nyo diba to? Kapag minarkahan ko siya, nag-iiwan siya ng status dash. So itong folio cut, may blast siya na dash. Pwede siyang matak. Ayun. So nag-iwan siya ng blast. So nagbi-build up ng blast proc yan. So maganda to, lalo kapag pinag-pair mo ng blast na weapon. Kasi mas lumalapit yung build up mo. Kaya medyo meta yung blast na powder. Pagkansin ko lang, kasi minsan pag nakikita ko yung dust na yan, minsan pag tinitira ko sumasabog siya. Pwede siya i-proc na makakampi mo. Okay. May iba-ibang klase ng dust eh. Pero sadly, pinapalo ko yung pag nakikita ko eh. Masabog. Masabog siya. Sadly, eto. Meron rin yung heal. I think mas maganda ko i-demonstrate ko dito. Wait lang. Pag inatake mo, may heal ka. Useful sa, ano yan? Well, ikaw na bahala kung paano mo i-value yung use niyan. Pero medyo maganda siya sa multiplayer. Kasi pwede siya atakein ng teammates mo. Tapos may heal sila. Yes. Yan yung green na dust. Hindi ko alam bakit may ganito ako na kinsek. I take dun sa meme na kinsek only ko na build. Meron rin yung poison. Ano yung usually na ginagamit mong kinsek? Darating tayo din. Alright. Secret. Pero sa totoo lang, medyo depende sa matchup. Kaya marami akong kinsek. Elementals? Saka status? And then, lahat sila may element, lahat sila may status. So may 5 parts yung yun ang maganda na tawag dito. Asya ba?
So, di ba meron siyang element na gagawin mo sa smithy, ina-nurture mo siya, lalagyan mo siya ng element. Meron din siyang dash effect. So, itong folio cut ko, nagdi-deal siya ng ice damage at nagpo-produce siya ng blast na dash. So, pwede mo i-mix and match sa lahat ng, ano yan, sa lahat ng kinsek. So, kaya rin, gusto ko ng heal na kinsek para ito yung Valor Wing Force. Diba? Pwede ka mag-gumawa ng heal na dash pero nagdi-deal ka pa rin ng fire na damage. Gets mo? Dash effect. Okay. Okay, so i-discuss ko yung, well, yung personal ko na matchups. So, folio cut, kailan ko ginagamit to? Kapag ayaw ko mag-isip. Yung folio cut kasi, very comfy. Kasi 20 yung speed niya. Ay, i-discuss ko lang rin. Power yung raw nung kinsek mo. Speed kung gano'n siya kabilis. Yung heal, yan yung kung gano'n kabilis siya nagre-regain na stamina. Na-apekto rin niya yung heal na dash. Mas mataas yung ini-heal. At, meron ba nun dito? Teka, may check ako. Kasi may pag-recall. Anong pag-recall? Di ba may heal yun? Hindi, wait lang, sige. Ubusin ko yung dash nito, yung stamina nito. Nagre-regain ng stamina yung kinsek kapag nag-uwi siya ng extract sa'yo. So kahit wala ka nung power charge, nag-heal siya ng konti, ng 30 stamina. Ayun na, so bumabalik siya. Nag-i-increase rin yun dun sa heal na stat ng kinsek. O, hindi ko maano dito eh. May fourth actually na extract. Usually nahanap sa buntot. Yung green extract. Heal siya na nagsiscale rin dito. May heal ka. Yun yung ginagawan. Okay. Balik ako dun sa matchups ah. So, balik tayo dun sa Valor, ay dun sa Folio Cut. Ito yung pinaka maganda sa beginners kasi 20 speed niya. So, kung makikita niya, ang pinaka-importanting ay, kung makikita niya, 20 speed niya. So, sobrang bilis. As compared dun sa, kunyari, itong ito. Ay, no, ang bagal niyo. Nasa po na itsura niya. Malungkot gamitin sa ng beginners itong ano, mabagal. Kasi, usually, pangkuha ng buffs yung kinsek eh. Yan yung primary use niya. So, hindi siya comfy gamitin. Ay, yung solo pala yan. Kaya, ito yung pinamaganda. At medyo sizable yung ano niya. Medyo sizable yung power niya. Which is 14, mataas. So, ang ranking siguro ng stats. Ikaw nang bahala kung power or speed ang irana mo. Ang pinapriority mo. Tapos, yung heal medyo walang kwenta masyado yun. So matchups ulit, sorry, natatangent ako eh. Folio cut, useful for beginners. Kung mabilis yung monster, maganda rin yung folio cut kasi mabilis siya mag-abol. At ayun, yung ako, ginagamit ko to kapag ayaw ko na mag-isip. Kasi medyo madali na kumuha ng buff, tapos malakas ang damage yun. So bakit ako gagamit ng kinsek na parang itong Vezier's Tag Force? Nakita niya, 7 yung speed. Sobrang uncomfy nito. Gagawin ko lang ulit to. Pansinin niya yung kinsek pierce nito. 88. Diba? Tapos tatlong hits. So, bakit ako gagamit na slow kinsek? Doon sa nagtanong kanina. At may isa pang aspect. Ito actually ang favorite ko na kinsek. Kita niyo yun? Ay, grabe ah. What the fuck is that? Sa pangadjin? Solid yung piercing no. Ang daan. Sige isa. Solid. Sarap nung kinsek na yun. So, ang benefit ng slow kinsek, yung kinsek pierce mo, sobrang solid. Kasi mas mabagal siya mag-travel, so mas marami siya. Para siyang power barrel sa LBG. So, kapag yung language ni daddy yung pinag-usapan natin. Para siyang power barrel. Ano yan? Mas mabagal, mas mataas yun ang damage? Usually.
Kasi yung usual trade-off ng speed is power. So, at the slower your kinsec, the better siya magpipierce. Hmm. So, magde-debate ka na lang kung ano mas gusto mo. Mas mabilis kumuha ng buff or yung off chance na maganda yung pierce mo dun sa monster na hinahat. Maliban ba sa damage, may iba pa pang benefits yung piercing? Wala na. Wala na. Damage lang talaga. Yung for the sake, ano, sacrifice ka ng comfort. Pero ako, kung gusto nyo i-try itong kinsect na to, magandang practicein na medyo melee range ka kumuha ng buff. Kasi usually, di ba, malayo tayo, tapos ganyan. So, minsan, lapit ka lang sa match, tapos makukuha mo na yung buff mo. Ganun yung, medyo ganun na yung game play style lang. Unless kaya mag-snipe. Ako, medyo nasa-snipe ko na yung mga ano kahit slow eh. Pero minsan nakaka-stress, kunyari nalipad si Alatreon tapos hindi ko maabot yung ulo niya. Parang sad yun, sad. Hey, question. Sad na lang. Sad. Ito ang favorite kit check ko. Itong Badger Shock. Meron siyang blood version. Ay, kung hindi nyo nakita yung stats, blast rin yung dash effect niya. So, works well with light break para mas marami kang proc. Tapos, yung blunt version niya, itong Gleam Beetle Medis. Mas mabilis siya ng konting-konti, pero mas mahina rin siya ng konti. Minus 2 element, minus 1 power, kasi 19 to, diba? Oo, tama. So, kung gusto mo mag-stun, pwede rin ito, yung gamitin mo. Medyo solid rin mag-pierce to, alam ko. Ayun na. Solid rin mag-pierce to. Kung gusto mong off-chance sa ma-stun yung target mo, ay descending thrust mo lagi sa ulo para ma-mark nung ma-markan ng pheromone para sa kinsek. Tapos, meron pa tayong isa. Ito, natuwa rin ako dito sa kinsek na to. Ito yung ginagamit ko kay 80 Nami at ito, kay 80 Nami, kay Kulterot, yung poison. So, mas comfy siya ng konti gamitin kasi mas mabilis siya. Pero medyo, alam ko medyo decent rin ang pierce nito. Medyo decent pa rin. Yun yung alam, poison dash siya. Pero may matchups kasi maganda yung poison dash siya. Like Kushala, or ayun, 80 Nami, Kulterot, maganda rin. Yung mga long fights na tingin mo maka 1 to 2 procs ka. Ay, may questions ba? Health augment ba? Napoproc ng... Kung meron ako hindi na-tackle, sabihan nyo ako. Baka may gusto kayong malaman na na-miss ko. Yung health augment daw, Jake, napoproc daw ba ng kinsek? Sa alam ko. Ay, na-heal lang ako. Sorry. Nagpa-proc siya, tama. Pero napoproc lang siya kapag manually mo pinangkukuha ng buff. Yung ganyan. Pero kapag nag-attack siya on its own, hindi siya nagpa-proc. Bakit hindi? Ayun. Wait lang, i-demonstrate ko na lang ulit. Ang tigas ng ulo nitong kinsek ko. Ayun na. Hindi ako nag-heal ako. Ay, hindi. Nag-heal ako. Okay, sorry. Fake news ako. Bakit ganun? Ayun, anyway. Tapos ano, pabomba. Nagpo-proc siya ng... ano? Nagpo-proc siya ng health augment. Kasi yung kinsek only build ko. Naka... health augment eh. Ay! Na-spoil ko na yung isang hunt natin. Alam ko hindi nagpo-proc to. Hindi. Nagpo-proc siya. Sorry. Okay. Nagpo-proc siya ng health augment kahit nakamark siya. May questions pa? Tanong na kayo, guys.
Ay, good talk. Wala, wala. Pwede ko ulit na yung version 15. Ah, sige, wait lang. Versus that. Yung pinapakain mong ano ba dyan? Pinapakain mong stringer? Nagmamatter? Yes. Yeah. I-check ko lang yung numbers ha. Naka may code ko ako. So, yung kinsec charge, mas maganda kung papakainin mo siya ng galing sa monster. So, ang best is, alam ko, piercing, bomb, at slinger torn, which is 300 seconds yung kinsec charge. Yung dragon pod at yung puddle pod, 150. Tapos, 90 lang dun sa mga stone, mga red pit. Ganun. Scatter na, I think, 150 rin. So, ang best na opener is sample tatlong beses, tenderize, bullet pod, tapos perk buff. Ganun yung usually kong ginagawa. Pwede ka rin naman kumuha ng kunyari stone. Kuha ka ng stone. Ay, slinger torn. Ay, kumuha ka ng stone. Tapos bago ka lumaban, tapos nag-pre-buff ka na. Tapos mamaya mo na gamitin yung nakuha mo sa monster. Para lang magsa-start ka ng fight, may i-buff na yung kinsek mo. Questions? Meron pa? Wala pa naman. Sige. Maghanta ko lang isa. Gusto ko sana i-demonstrate yung kinsec pierce sa magandang matchup. Kaso, Alatrion yata yun eh, kaya medyo parang ayokong subukan. Okay, sige, pakita ko na lang. Alatrion. Yes. Pero magkakalat kasi ako eh, magsasaya tayo oras. Hindi ko magkakalat ako. Hindi yan. Sorry, nakalimutan ko. Alin nga pa yung ginagamit ko? Gusto ko, actually, gusto ko sana i-demonstrate wait lang. Pumalya ako kanina. So, yung nakita niyo yung kinsec pierce kanina, diba? So, na-discover ko na pwede ka mag-light break against Alatrion dahil lang dun. Kasi enough na yung damage ng kinsec mo para i-topple siya. So, try natin yun. Nasa ayusin ko pa saglit. Saan yun? Gamitan ako, Jay. Ano yan? Gumbaga na ba yung airborne na jewel sa descending thrust? Ah, sa first hit. Sa first so, hit. So, hindi siya ganun kaganda. Kasi first hit lang yung umaangan. Yung alin? Yung flight jewel. Kasi yung flight jewel, parang ini-increase na yung airborne attacks by 30%. So, on paper, parang mukhang maganda siya. Pero yung first hit lang kasi yung airborne attack ng descending thrust. Kaya mas magandang paano yung
yung umikot-ikot sa Eric. Eh, ako pinag-uusapan yun eh. Pero, lumalakas yun sa ano. Lumalakas yun. Hindi ko alam ano, ano ang tawag doon sa atake na yun. Yung helicopter. Helicopter. Well, win. Gago. Sorry. So yung full na attack na yun. Ano yun? May push yung flight jewel doon. Wowin. May boost yung fit doon dati. Kasi asa taas yung nag-wowin. Kapas asa taas. Ano yung starting ko? Anong magandang kinsek ang generally? Folio cut. Yung sinabi ko kanina. Folio cut. Yung 20 speed. It's yung pambata raw na tutubi. How about the ano, the dragon kinsect? Yung soul? Hindi, yeah, mo, maganda ba this yun? This one? Yeah. Okay lang. Kapag pinag-add, kasi ang usually binibase mo rin pag-add mo yung stats. So ilan ang stats ito? 17 plus 16 plus 1. 34. Versus dun sa mga, kunyari, ito, folio cut, ito, 39 ka agad to. Veggies tag. Parang, gets mo, you get more bang for your buck kapag nag-ibang kang kinsek. I mean, you, pwede siya. Pero parang ako, might as well mag-folio cut ka na lang. So, anong folio cut yun? Yung medis o yung force? Ah, yung force. Ito, this one. Force talaga, force. Force. Okay. Okay. Nurture ko pa yung mga ano dyan, yung mga insects. Oh, ina-upgrade na siya sa lobby. Upgrade mo muna sila daw, sino nurture mo. Pero iba na yung mechanics ng insect dito, di ba? Dati kasi I think parang may 3 pa yun ng para sa upgrades. Sobrang sakit sa ulo yun. Masakit nga sa ulo yun eh. Buti nga ngayon easy. May kodi kong ako nun dati. Ako din. Hindi madali lang yung mga mods na. Yun no? Wala ang crew. So, anong element ilalagay ko dun sa folio cut? Hawakan lima. Lima? So, isa-isang tag... Isa-isa. Ay, shit! Pag hindi ko siya nilagyan ng element, wala lang. Pwede na, pwede lang naman. Pero, sayang. Libre. Paano yung equip? Paano yung equip yung kingsec? Ang bobo ko sa box din, Jamie. Hahanapin mo. Sa box, hahanapin mo. Bawal kay Smithy. Okay. Ano, equip mo muna yung IG mo, tapos hahanapin mo siya dun sa box. Napapansin niyo yung Pierce? Ay, gagawin. Yes. Awesome. Oo. Oh.
Natapal natin siya ng 4 minutes nang hindi ako naka-elemental na weapon. Grabe. Tapusin ko ba? Napakita ko na na pwedeng... Why not? Why not? Hindi, wala. Namatay na ako eh. Pinagkasya ko lang... Tapusin. Pinakita ko lang na ano eh. Na pwede mo siyang itapal lang. Tapusin. Ah, sige. Tapusin. Madaling kausap eh. So, mamatay ako dito. So hindi naman essential yung airborne sa builds, kahit sa ano na lang siya. Hindi, sa hindi. First hit lang kasi doon. First hit lang na descending trash at huwag ka dapat nag-helicopter. So parang wala siyang use. Helicopter. Pang ano lang yun, pang lapit lang ng distance mo yung helicopter. Gago. Close ng gap sa monster. Ah, yung sabi ko, high mobility siya. So, maganda yung uptime mo ng DPS. Sabi siya, magkakalat ako. Kinakalat. Alam na. Okay, ako. Natin, CJ. Ang galing siya. Oo,
sabihin mo, shout out sa mga viewers mo. Para nag-i-stream ka na rin. Kaya nga, nakalive mo kaya ito sila yan. Ah, live ka pala yun. Yes, sali na. Nagkakalat ako. Parang makikita ko yung isang labi na punong-puno ng insect live users mamaya. Patay yata ako. Sinasabi siya isa. Kalat ako. Ang importante din nakita niya yung natapol siya ng kinsect. Oo, kinsect lang. Na-develop ko pa din. Ang galing nung ano, nung kinsect pierce, ang sarap panoorin. Ang satisfying niya pakinggan. Yeah. Ano po bang matchup? Sa Velka na actually, mana-apply rin yun na. Ano kay BSL? Malaki yung ano na na-olo niya na. Ah, pwede rin. Pwede rin. Pero kasi yung gameplay ni Bajel, like siyang hinampas mo eh. Though medyo maganda rin yung ano, descending thrust. Dijo, malaki din yung ano niya, katawan niya. Ah, pero ano ba? Hindi ko masyado kay Jo kasi nasa-stunt na siya enough na ginaground combo mo na lang siya ng yan si Sams mag ano na rin si Sams mag-IG. Wala na, GG na tayo ni Sams. Finish na. Yung magpi-pierce kay Sam dyan mismo yung ano, yung insect play. Okay, parang magpi-pierce. Hindi yung insect. Escape ako nag-IG. Kapit dyan. Dali-dali pati yung pali ko sumasama. Oo. Ganyan kalupit yung software ni Sam, yung hack si Sam. Okay, wala akong hack. Pali ko yung mismo pin. Hindi ba yung pali ko niya? May, baka may matchup kayong gusto makita. May dust na rin yung pali ko. Baka may matchup kayong gusto makita. Meron ba? Wala yung na. Yung laging na ano sa akin, ano eh. Siyan ba yun? Ah, oh, sige. Ayan, Luna. Medyo magsisafe na lang ako ah. Ayoko. Ayoko magkalat masyado. So, yung isa sa mga natatanong sa akin yung Rajang matchup eh. Kung paano tinatakil. Ay, ano rin pala. So, pag-usapan na, bago natin, bago ako ituloy ito, pag-usapan natin yung equipment pala. So, kung wala kayong plano gumawa ng elemental IG. Kasi, hirap sip-sip. Anong tawag dito? Nasa gitna yung IG eh. Mabilis siya enough, ay mabagal siya enough na mas nagli-lean towards raw yung builds kesa sa element at mabilis siya enough para hindi negligible yung element kung mag-element ka man. So, gamit mo ring kinsek yung nagpi-pierce? Vezier stag force. Okay. So, kung nakikita niya, meron akong set ng bawat element at may mga niche sets rin ako like ito, DT Luna. Gusto ko sana pakita rin ito eh, kaso mahirap yung ano. Pero kung gusto niyong gumawa lang ng dalawang generalist na set, i-recommend ko yung Light Break Press. So, ganito yung itsura nun. At yung Light Break Press. So, ano yung difference yung dalawa? So, etong pangalawa, non-tenderized version siya. Meaning, 100% affinity ka kahit na hindi tenderized yung part na hinahampas mo. Saan ko gagamitin to? Sa Nergi, sa Rajang, sa Cold Tarot, sa 80 Namis. In a sense, mas comfy siya. At the cost of a little raw. Ginagamit mo to usually sa mga matchups na hindi mo matetenderize yung part na gusto mo hampasin. Parang yung
kay Rajang, yung ulo niya yung gusto mong tamaan eh. So hindi mo matatenderize 'yun. So ito yung ginagamit mo. Sa Nergi, kaya mo i-tender yung ulo, pero ang gameplay mo kay Nergi is be-break mo yung arms niya na as a light weapon, hassle i-tenderize. So nag-tenderize set rin ako dun. Pwede mo rin gamitin to kung gusto mo medyo mas comfy yung hunt mo. Kasi mas manageable yung sharp. So ito yung gagamitin ko against the jungle. Eh, hindi yata ako kumain. Teka. Oh, hindi ako kumain. Tumutingnan. Puro junk. Wala akong firecaster. Sorry ah, wait lang. Hindi ako kumain. Kahit ba ganyan kalit yung Banser, okay lang siya. Sorry, uulit na ako. Bagsak! Hindi nakapag-clip ba nun? Saan ka pupunta? Jay, tense ba, Jay? Hindi ako kumain eh. Hindi ako kumain. Uy, bakit ganun? May yellow yung kinsek ko. So yun. Nag-bug. Natira yung yellow. Naiwan ako. Na-clip ba yun? Okay. Hindi, mas isi-save me. Umaakyat. Pang ano yun? Ay, sakto. Umaakyat sa ano, sa vine. Tapos binugahan. Bakit pala groomer kinukuha mo? Mabilis tumayo yung groomer, di ba? Kapag ka... Hindi, yung blight. Tapos mabilis na tatanggal. Maganda siya sa mga... Since naka-coal 1 ako usually. Tapos... Black belt para mas naka-ilag-ilag ako. Kasi as a melee weapon, ay ano mong gagawin? Ano gagawa ko? As a melee weapon, parang madala ako ma-one shot ng full health ako. So hindi na ako nagbumoxie. Meron pa rin mga attacks na ma-one shot ka, pero yung mentality ko doon, kapag natamaan ako doon, kasalanan ko. Parang dapat hindi ako natatamaan ng ganun eh. So hindi na ako nagbumoxie. Kahit ba malit yung monster, hindi mahirap tumama pag nasa area ka. Pakita ko na lang. Kasi medyo comfy naman ako dito. Though baka mag-mintis-mintis ako kasi kakabahan ako. Pero... kasi... Kung napansin mo rin naman sa Vilcana, though madalas ako mag-descending task kapag nag... Kaklose ako ng gap, ganun, opener. Pero most of the gameplay nasa lupa pa rin eh. Wala namang difference kung malaki o maliit din sa gameplay mo eh, sa ground. Yun yung tingin ko. Random drop na naman hayop. Emmer ako. Buti na lang hindi ako yung tinignan. Shot gameplay na ay ang game plan sa Rajang. Tender isang kamay. Tapos yun yung hampasin mo hanggang masira. Pero ang ulo ang target natin. Nakakapit. Pag nag-second agitate na siya, tail na tayo.
tagal na siya na enrage. Rinse repeat lang yan. I think ito, wall bang ko na nung. Eh, puta. Madulas onte. Ah, sorry. Ang hirap kontrolin ng descending thrust. Ah. Kung saan maglaland, no? Ito nga ang pool, hindi ko matamaan eh. Practice lang, Jamie. Oo, oh, kama din yan. Pero ang galing eh, no? Pero parang ang saya. Yung mga powerful na atake nila dyan, pwede mong maiwasan pag lumipad eh, no? Yun pala, Jay. Pag halimbawa, tinukod mo na yung, ano mo, yung blade mo sa lupa. Automatic na ba yun? I-frame na ba yun? Hindi ka natatama ng ground. What do you mean? Bawa, na, yung unang-unang tusok ng glaive sa lupa, tapos sa lawa may ground attack agad, hindi ka natatama. Tatamaan pa rin. Natatama nga ba rin? Ano lang. Aray ko. Play shape, play shape. Gago. Din na rin lang talaga eh. So pagka ganyan makakalikot yung kalaban mo, mostly yung speed na 15 kang kinukuha mo. Kung hindi pa na wall bang to, ewan ko na lang. Ay, wala akong pato. Ay, yun na. Ewan ko na lang talaga. Kana. Kana. Ay, ikaw ah, kulit ah. Ano, pinapalit si ate. Ganun yung... Ganun yung... Ha? Ayun ah. Sorry ka na kay ate. At nag-practice ano sabihin? Ha? Hello? Hello, umiyak na. Isipa mo si ate eh. Nananahimik si ate, ikaw talaga. I think na-tackle ko naman na lahat unless meron kayong gusto kong malaman. Sabihin mo. May questions pa ba? Wala na questions. Si tanong pa ba kayo? Tanong. Ay, si tanong yun na hanggat online pa si Jay sa class niya. No, about dun sa... Talagang tinatansya mo lang yung pagbaba mo na... Mayroon akong ginagamit na panukat or something, parang... Kung wala ko ang descending thrust. Tinatansya ko lang. Sakto-sakto pagpagsak eh. Galing, siguro sana yan na din eh, no? Pagalawin niyo yung camera niyo. Eh, minsan nagmimintish pa rin ako. Pero, parang siya na yan, gano'ng. Baka dun sa hack, may auto-aim. Thank you. Hindi ko ma-descending crest yung pool. Ganaan, Randall. Two.
Ah, send out king check. Tatlo, dalawang gulong. Ito kaya, one. Mamaya may isang party na dyan, lahat king check. Ay, wala na akong itatackle pa unless kasi yung makita yung kinsec only, pero boring to eh. Ay yung mamatay na naman ako dito, sorry na kaya dapat nagpractice ako. Hindi, okay naman, okay lang, okay lang yan. Okay. Kung kasi niya na demonstrate, kung kasi niya na written pala na ano, na guide, naka-pin dun sa Insect Glaive Discord. Ay, Insect Glaive channel. Okay. Yan yung doon ako nag-base na. Ah. Ay, anyway. Kung wala nang tanong, eh, pwede ko na yatang i-end yung class na to. Nakakayang sabihin masterclass to, dalawang beso na tamat. Pero yung galaw naman ng insect glaive yung kinakal mo. Ano ba? Sorry, paano iwan yung insect na tumitira lang sa monster? Three ways. Meron yung kinsect mark gamit yung glaive. Meron yung pheromone, kinsect fire. Tapos meron yung descending thrust. Sorry, pag nag-insect fire ka na, doon na siya mismo titira kung saan tumama yung... What do you mean? Ah, so kunyari ito, okay. gusto kong barilin yung malayo na barrel na yun. Mamark ko siya. Okay. Pupunta din yung kinsect ko. Pwede ko i-mark ulit dito. Pupunta siya din. Ano, may demonstrating din kanina si Jay yung... Bawa, mahirap abutin yung... So yung... Yun doon sa bezel, ang pwede mong gawin, itataas mo, tapos itatarget mo lang. Ayun. Galing. Galing niyo ako sa orange. Ako nahihirapan kayo kunin yung orange one. Pero ako hindi na ako nagpapadre. Oh, shit. Galing. Okay, no? Galing na. Yung sa ano? Yeah. Yung papakainin mo ng pad yung pinsek. Paano ulit yun? Triangle circle lang. Kukuha ka ng pad. Triangle circle. Tapos ang mahirap ito, memorizing mo yung kusahan yung buff ng mga monster. Usually naman head yung red, tapos wings or legs yung white, tapos body or hind legs yung orange. Tapos yung tail green, pero minsan walang green extra ka. Para saan yung green? Hini-heal ka. Heal. Ah, so medyo useful din. Nagsascale yung heals that. Question Jay, yung sa mounting, anong malakas na masamat na mount attack dyan? Ay, yung helicopter. Old triangle. Huwag daw yung helicopter. Huwag daw yung gagamitin yun. Ito yung... Huwag niyo gagamitin yun. Huwag daw yun. Malakas siya sharpness, mababa mounting damage. So, gagamitin mo lang yun kapag nabitin yung aerial dodge mo. Kunyari, punta ako dito. Ganyan, tapos... Ganun. Ganun mo lang siya gagamitin. Kung... Sara, alatrion IG na tayo. Nakakalun na ako eh. Puro talon lang gagawin ko. Let's go. Ilag lang ng ilag. Talon na ako. Ano pala ako? Alam na ako sinong di pa party yan ha. Drone lang ako. Drone. May IG pa sa ano? Sa... May psych pre. Psych. Pati spear. Tumatalon pa yan. Oo, oh, natalon, brother! Tangin. Competitive ng God Eater. Thank you, Jay. Salamat, thank Jay. You, bro. Kung may tanong pa kayo, hit me up na lang. Jay, salamat sa thank master class. Thank you, Jay. Tara. Thanks. Pagka 16 over 60, lahat naka-IG, kasalanan mo yun, Jay, ah. Hindi siguro kasi nakita nila paano ako paslangin nung Alatrion at... Hindi siguro. So pagbagsak ng descending thrust circle lang para mag-tornado slash. Matapos yung combo. Tumama. Hindi mo magawa yung pierce ng insect ka. Kusa na ata yun pag tumama yung descending mo.
Kailangan naka nasa kamay mo yung kincheck mo bago ka mag-descending thrust. Kailangan nasa kamay. So, usually ginagawa ko sa lahat yun. I-recall ko muna yung kincheck ko bago ko mag-descending thrust. Kung kaya. Kung hindi hassle. Kasi minsan, kailangan mo mag-decide na mabilis. I-descending thrust mo na lang talaga. Kasi maganda rin pang ilag yun eh, yung vault into descending thrust. Kasi yun, punishing. Bakit ganun? Pag nag-descending thrust, thrust umaalis siya sa kamay ko. Ayan, exactly. From your hand piercing. Dapat siya. Bago siya mag-pierce. Kung kunyari, nakamark siya, tapos umatake-atake siya. Okay. Tapos nag-descending thrust ka, hindi siya mag-pierce. Dapat kaya nag-pierce na lang rin yun eh, kahit ganun. Pero madaya na yata masyado. So mas okay bang hindi mo siya imamark? Para... Ano ba? Kasi yung descending thrust, nagmamark rin siya. So, pagka tapos niya mag-pierce, pupunta siya doon sa mark. Gets mo? Yun, nagawa ko na rin. Ano yun eh? Yung, sa totoo lang, yung manual mark, hindi ko, never ko ginagamit yun. Kasi, kunyari down yung monster, tapos nakatengwang yung basic ko. Hindi na ako magsasayang ng oras na i... R2 ko pa yung ulo. Kasi kung ano man damage ginawa ng kinsek ko, nagawa ko na lang dun sa time na hinampas ko na lang sa sana na normally. Kasi medyo matagal din yung animation. Yung kinsek fire, yung magtatapon ka ng pheromone, mas nagagamit ko yun. Kunyari, kung balak ko mag-mount, igaganon ko muna para habang nakamount ako, ina-attack ng kinsek ko yung monster. Tapos na yun. Pero yung pinakagagamitin mo talaga pang mark and descending thrust. Ay, ano pala. Hindi ko na-discuss. Yung mounting. Baka napansin yun, hindi ako nagmamount sa mga ano ko. Doon sa Vilcana kanina, hindi ako nagmount. Doon sa Rajang. Ayoko na pag-usapan yung Rajang. Yung Alatri yun, minount ko. Kasi kailangan yung... So, kailan ka magmamount? So, ay hindi. Sige. I think mas magandang tanong yung bakit ako hindi nagmamount. DPS loss para sa akin yung mount. Kasi kung ano mang... Doon sa time na... Kaya resolo ako. Doon sa time na minamount ko siya, ang dami ko na nagawang combo on the ground. Kasi kung nagpe-play naman ako optimally, nadi-DPS ko siya kahit anong ginagawa niya. Hindi ko siya kailangan i-CC. Yung same ano rin yan, medyo same logic siya doon sa minsan nakikita niyo ako yung pinapalo... Medyo notorious ako dito para sa ginagawa ko. Pinapalo ko, tapos tinetender ko yung ulo para mag-agitate, wala na wall back. Parang ganun rin yung... Ano? Parang ganun rin yung logic. Parang ayoko, di ko kailangan nung CC sa certain monsters. Parang ganun. Doon kapag speed, sa speedrun, importante pa rin na sa script minsan yung wall back. Pero ayun, yun lang. Baka lang hindi niya naiintindihan eh. So, kailan ako magmamount? So, magmamount ka, kunyari, multiplayer. Gusto mo mag-add ng extra, ano, extra CC dun sa team, ganun. Though, minsan, sa multiplayer, hindi rin ako nagmamount. Magmamount, kapag, kung kaya rin kasama niya ako sa hunt, sa normal hunt, tapos minount ko na yung monster, ibig sabihin nun, dehado tayo. Ang hina nyo. Hindi, dehado tayo. Kasi hindi natin dehado tayo. Kunyari, one faint, ganun, tapos, one faint na lang. Kailangan okay, yung extra CC eh. Pero otherwise, parang hindi na ako masyado. Depende rin sa kakampi. Kunyari, may kakampi ako mga CB, mga hammer, ganun, GS. Medyo mas may weight yung mount kasi tataas overall yung DPS ng buong team kapag slow yung weapon sila, tapos naka-down. Pero kunyari, kasama ko mga LBG, HVG, yung mga hindi naman kailin kailangan masyado nung ano, nung downtime. Hindi na ako nagbabother. Ako, never ako halos nagmamount sa normal na eh. Pero kanya-kanya ang playstyle. Hindi ako against mounting, yun ang sinasabi ko. Parang importante siya para sa ibang tao at certain conditions. Parang ganyan. Hindi siya ano. Hindi ko sinasabi huwag kayo magmount. Yun yung sinasabi ko. Ano pa ba? Wala na eh. Oh, yun na yun. Yun na siguro yung ano. Kung meron kayo questions, tanongin nyo na lang ako or mag-refer kayo dun sa guide na naka-post sa ano, sa InsectLive channel.
But anyway, yes, thank you guys, thank you. Ay, may question ako. Ano yan? Master class. May nasabi kong term kanina, script. Narinig yun sa BCA. Ano yung big sabihin nun? Script. Yung flow ng weapon, yung flow ng moveset. Ano yan? Kailangan mo i-follow. Sa mga speedrunner yan. Sa speedrun yan. Yung script usually, meron kang ipa-follow na certain actions na gagawin mo throughout your run. Kanyari, itong monster na ito, gumalaw na ganito. Itong gagawin mo. Hindi ganun. Iba yung gameplay sa script. Yung gameplay yun, yung sinasabi mo na, okay, kunyari, hahampasin ako ng right leg niya. Roll ako sa left. Parang gets mo? Parang, iba yung gameplay. Yung script, kasi may AI yung mga monsters, di ba? So, maraming times, inuulit nila yung ginagawa nila. So, ang mga speedrunner, gumagawa sila ng script na pinapollow nila para dun sa point, dun sa certain points ng match. Parang, okay, lumay pa dun si Alatrion, mag-buff na ako. O kaya, pagkababa ko, dodge roar, kapit, dalawa sa pal, wall bang. Parang, yun ang scripting. Parang, meron kang sinusundan na pattern dun sa fight na yun. Like, kumbaga parang kinokontrol mo yung hunt para maging scripted. Para maging scripted. Ganun. Kasi normally yung hunt, di ba, di mo alam kung mangyayari. So, yung script, para maging scripted yung magiging run mo. Para lahat, pabor sa'yo. Yan yung ibig sabihin ng script. Kumbaga, ilalagay mo sa sariling arena mo yung monster. Yes. Kukontrolin mo yung monster, ganun. Yun yung ibig sabihin. So, pang ano na yan, pang speedrun na yan. Pero, in everyday, gano'n naman yung ginagawa mo. Like, for example, di ba, paglapag, ano ba, kunyari, nagdekohan tayo, di ba? Paglapag, anong una natin gagawin kadalasan? Di ba, wall bang, sampal, yun, in its own way, parang script na din ang tawag. So, yun yung ibig sabihin. Yung kapag sobrang familiar ka na dun sa, kunyari, mga nag-o-ode dyan, pare-pareho na yung ginagawa niya, yung pagkababa niya. Parang, in a way, na-script mo na yung opening mo. Dun sa monster. Baga, parang scripted na, gano'n. Hindi na siya rano. Here we go again. Ito na mangyayari, gano'n. So, kung ano man naman, kung casual, hindi mo naman kailangan intindihin. Pero, parang ginagawa man rin yung araw, ano. Sa tuwing naglalaro ka. Tama. Points ko lang. Thank you, Lion. Yun mas maganda yung explanation. Meron pa bang question sa Pablo? Well, i-PM nyo na lang ako kung may tanong pa. Anyway, thank you. Thank you, Jay. Sam, send mo sa yung software, ha? Script. Yan. Yung ano, sabi ko ang Game Pass. Yung Glaive mismo, tutusok pababa. Gusto ko yan. Yung binabato yung IG. Hindi na tutusok pababa. Maganda yan. Actually, gusto ko lang yung ano, yung salitang trust, eh. Parang sarap kakinggan. Trusted pala yung binabato yung IG. Talaga yun? Ano ko ba? Yung Oh, wow. Yung presyo lang. Buti pa siya, minamahal niya yung presyo. Iyo. Ay, thrusty. Mukhang kailangan ko na mag-ipon ng mga tutubi, ha? Tutubi? Iilan lang yung tutubi ko, eh. Okay, trust? Parang dalawa lang yung ano, eh. Dalawa lang yung ginamit ni Jay, eh. Yung mabili sa yung tutubi ba? Talagang nag-descending trust yun! May H! Yung JV trust. But may H? Tingnan natin yung mga kaba nandito na tayo. Pakita ko na yung mga iba-ibang kinsek. Lahat na sa Smithy po na insect clip. Ayan na po sila. Magsisikrap na sila. Ano ba? Na-try ko yan.
Pwede ba gamitin ng anay dyan? Anay ang puto. Nararad mo ba kaya? Eto pakita ko yung... Paglaro ko si Jay, maglalagay ako ng ano shoutout. In Jay we trust. Kapag nag-bound. In Jay we trust. Go trusty boys. Walang yung Elder Dragon Bone yan, 1006. Mamaya, puro descending trust. Ay, so i-tackle na natin mabilis to. Ano ba yung descending trust? Na natutunan ko gamitin, grabe, parang nagbago ako dun sa ID. Gago ka, Sam. Ayos, ayos. Trust the process. Sabi, so, ginagamit ko yung forge, etong all yung forge folio cut, etong dalawang gleam beetle. At ito. Etong Valor Wing kasi medyo comfy siya. Kasi heal yung dash niya tapos 20 speed. Mas may inaanan ko yung attack. Oo, di ba? Sinabi ko kanina. So, parang ito, blast yung dash niya. Nagdi-deal siya ng blast. Damage. Yung powder niya nagdi-deal ng blast status. Ito, poison. Tapos ito, paralysis. Apat lang naman eh. So, poison, blast, paralysis. Tapos yung heal. Ito yung heal. Ayos. So, yung heal nung dash, nagsiscale rin siya dun sa heal stat. So, I think ang mga pinakamagandang heal na kinsek. Ito ba yun? Itong, wala yung mga to. Ito kasi 20 heal sila. Pero hanapin natin yung medyo mabilis. Ako may mabilis eh. Ito yata. Kasi paralysis na yung bahala. I think yung mga sa best healer, ito eh. Yung... Ito na siguro. Yung Valor Wing Medis. 14 heal stat pero 20 speed. Kasi ito 12 speed yung mga Arginess. At yung Elskarad. Ano, fun fact lang. Ano ito eh. Silver Rat at Gold Rat. Ay, Gold Rat yan at Silver Loss na hitsek yung mga ito. Arginess at yung... That's good. Sana nga ano eh. May nilalabas silang bagong kinsek every update. Kaya may wala bagong ano, wala bang kay si Logger yung dalawang ano. Wala. Logger bugs wala pa sila diyan. Wala eh. Ang pogi pa naman ng mga to. Oh, height layered kinsek eh. Dapat na pwede i-layer eh. Cute na mga to. Pero ako re-recommend ko i-craft nyo yung folio cut at yung veggie stag. Kung meron pa kayo, gawin niyo yung dalawang gleam beetle at yung dalawang valor wing. Maganda pa rin sila. Bakit yung iba wala? Hindi sila maganda? Hindi naman sa hindi maganda. Mas efficient lang yung stats ng mga tinuro ko. Kasi, 16 power, 11 speed, tapos poison dash. Eh, magaganito na lang. Yung speed ba niyan, hindi mo na maangat? Hindi na. Ay! Hindi ko na na-tackle yun. Kapag tinignan niya yung mga IG niya, diba? Meron siyang bonus. So, taya, ito. Speed boost, sever boost, health boost. Okay, so lahat mo din. Lahat yan, may kanya-kanyang ginagawa. Bonus siya. So, kung yung best IG dun sa game, hindi siya, Strike and Spirit kasi yung pinakamagandang bonus eh. Kung yung best IG sa game, hindi Strike and Spirit, gagamitin mo pa rin siya. Kasi, siya yung best IG sa game eh, siya yung pinakamalakas na damage. Kasi most of your damage pa rin yung hampas mo eh. So, yun. Pero nagkataon lang, itong Raging Bracky na Glaive, Strike and Spirit siya, kaya siya sobrang ganda. Yes, Safi rin. Pwede mong i-awaken ng Strength and Spirit. Ganun yung... Kasi ang gamit ko against sa Latrion ngayon, ano eh. Nasaan ba? Ayan o. In-awaken ko siya ng Strength and Spirit. Nag-sacrifice ako ng 10 raw. Kasi attack 5 is 10 raw eh. Nag-sacrifice ako ng 10 raw. Para sa... Foreign Spirit. Strength and Spirit. So, bakit worth it yun? Ako... Para sa akin, worth it siya kasi gusto ko ang buff ko power charge. Kung wala akong strength and spirit, tag-buff ako ng gamit yung
kunyari, Slinger Thorny, Alatre yun. Power charge lang. Wala ako nung Spirit Charge. Yung Spirit Charge kasi, di ba, pinapatagal niya yung triple buff mo na 1 minute. So, imagine mo yung time na nasisave na may extra 1 minute akong humahampas na hindi ako kumukuha ng buffs. Kaya siya malakas. Kaya siya maganda yung Slinger Spirit. So, ano yung mga ibang boost? Medyo self-explanatory naman yung iba. Kasi meron tayong... Ito, speed boost. Tataas yung speed ng kinsek mo. Sever boost plus 1.3 multiplier sa raw ng sever na kinsek. So, yung mga boost, ano yan, sa kinsek, usually nagre-revolve. Health boost yung heal stat. Blunt boost, 1.2 raw. Increase sa blunt kinsek. Element boost. Ito, plus 1.4 sa element damage ng kinsek. Dun sa mga gusto mag-try ng kinsek only na build, element boost yung gamitin niya na ano, na glaive. Kasi sobrang taas ng damage. Mas maganda siya kaysa sa ano, Dragon Spirit. Sa amin ang boost, explanatory din. So ayan, yun lang naman yata yung kinsek wars. Ay hindi, may isa pa. Ito. Stamina upgrade and healing. So, dalawang buff, ay dalawang stat nung kinsek yung pinapataas. Yung stamina stat at yung heal stat. At mas marami kang stamina kapag nagre-recall ka ng may buff. Lahat yung nagpapertain sa kinsek. Anyway, yun na yata lahat. Kasi, thank you guys. Off ko na yung ano, yung live. Or may question pa ba? Ay, ikaw wala na. Off ko na yung live. Thank you.